And hello guys, welcome to On The Beast Gaming. So ayun, mag-rankings tayo guys ng ano, ng top 8 tanks ng NPL. So itong top 8 tanks na to is this season, this regular season. Tapos ito yung mga nakapasok sa playoffs, kaya i-rank natin ng top 8. Kasi baka may mag-comment yun guys, oh 10 teams yung ano, yung sa NPL. Pero kasi guys, nag-focus muna tayo yung mga pasok sa playoffs, kaya mas, para mas madali mag-rank. Ayun nga, di naman to mangyayari maano yung stats nila kung wala yung tulong nila Boss Wolf. Nagtanong ako sa nila kay Boss Wolf at kay Boss Manjin. So may YouTube channel sila guys, subscribe yung YouTube channel ni Boss Manjin at marami kayong matutunan, lalo na kay Boss Wolf kasi mayroon siya mga strategy na nilalabas. Yeah, marami kayong matutunan niya sa mga rotation kasi yung mga teams na yan guys, si Boss Wolf nag-a-analyze lahat ng stats nila kay Boss Wolf. Yan. So ayun, mag-rankings tayo ng top 8 tanks ng NPL. So playoffs, yung mga playoffs na yan. Magsimula tayo sa top 8. Ang top 8 natin is si Jay ng Onyx PH. So bakit si Jay ng Onyx PH? Si Jay talaga guys, hindi talaga siya yung ano, yung tank na tank talaga. Si Jay guys, pag pinaghawak niya ng Serena, nakakatakot mong Serena si Jay. And kaya nagpapalitan sila ni Omay Venus. Pag nag-support si Jay ng Serena, nagka-tank si Omay Venus. So pero ang kadalasan humawak ng tank talaga sa Onyx PH si Jay. Kasi puro support yung this regular season yung gamit ni Omay Venus, kaya ilalagyan natin siya as a tank sa Onyx PH. Bakit nga top 8 si Jay? Si Jay guys, multi-role to. At ayun nga yung strength niya, kahit naman yung sa Archangel pa siya, support na talaga yung gamit niya. Nag-tank din siya minsan, pero ayun nga, more on mas lalakasan ako kay Jay sa support, lalo na sa Serena na yan. Sobrang solid, sobrang solid. Kaya respect pa rin kay Jay sa ano. And tapos naman ang top 7 natin sa tank, manggagaling sa Signal Ultra. So ayan nga guys, ito yung former teammate ko rin to sa way back season 1, si Bensanity. Ayan, si Benson. Ayan. So ito si Bensanity, nagkaroon din siya guys ng award dito ng ano, most damage taken si Bensanity. So solid tank talaga to si Bensanity ng Signal Ultra. So nilagay ko siya sa top 7 kasi ayun nga sa rankings nila, tapos minsan ano, di consistent yung pagka-tank niya. Pero respect pa rin kasi mahirap talaga mag-tank. So ayan, si Bensanity is top 7. Ayan, top tank ng Signal Ultra. So ayan, di pa tayo sa top 6. Alam niyo na ba kung sino yung top 6 guys? Ayan. So itong top 6 na ito guys, manggagaling sa blacklist. Si Eson. Ayan, si Eson Esports. So ayan, bakit si Eson Esports? Si Eson guys, nag-offlane din siya dito sa blacklist. Tapos si Dexter naman dito sa, nagda-double tank sila. Pero kadalasan sa mga laro nila, si Dexter is nagsusupport. Yan, alam naman natin yan. So sa stats nila guys, si Eson yung most nagtatank. So tinap 6 ko si Eson kasi multi-role din si Eson. At hindi siya talaga yung manasabi mong tank talaga. Kasi nga sa Eson, sa Signal Ultra pa lang dati, yung way back, marksman si Eson, pagkakaalam ko yung marksman si Eson. Tapos nag-fighter, ayan. Kaya multi-role din si Eson. Kaya yun nga, isa na blacklist guys, lahat multi-role sila. Ayan, si Eson yung napili natin top 6. So meron tayong top 5, alam nyo naman kung sino yung top 5. Hindi na natin papatagal yung parang top 5 natin is si Yawi. Si Yawi ng NXP. So bakit si Yawi? This season to ha, this season performance to, kaya nirank natin. At siyempre, hindi naman ito yung tipong ano, favoritism ng ano, nag-base tayo sa stats nila. So si Yawi guys, most tank talaga niya talaga is si Kufra. Dito lang siya lately na mag-end yung season, nag-support sila, nag-fight sila ni Chester. Pero buti na lang guys, nag-tank ulit si Yawi kasi solid siya mag-tank. So nilagay natin siya sa number 5 dahil sa rankings nila rin sa MPL. Tapos yung ano, yung hero pool din ni Yawi is puro solid na tank talaga, lalo na pag nawakan niya Kufra. Ayan, kaya ito manasabi natin, tank main talaga si Yawi. Tapos ayan, lipat na tayo sa top 4. So itong top 4 natin guys, baka may magreklamo rin ha, kasi baka sabihin dapat si Chakno is top 3. Ayan, bakit si Chakno is top 4? So ayan, nilagay natin si top 4 si Chakno kasi manasabi ko kasi itong nasa top 3 na to, medyo consistent player sila eh. Si Chakno kasi guys, oh malakas, nandun siya sa comeback set, tapos bully na tank. Pero kasi guys, itong nasa top 3 na to, itong babang itong top 3, consistent player itong mga to, consistent tank player itong mga to. So kaya ako nilagay sa top 4 si Chakno kasi nang hirap guys ipasok si Chakno. Gusto ko ipasok si Chakno sa top 3
Kaso guys, sa stats kasi may mga consistent player talaga na ano na pagtatank nila talaga ay ano, solid talaga. Si Chakma guys, sa execution to ha. Ang top 3 natin guys. So itong top 3 natin is manggagaling sa SGD Omega. Ay, wala pala SGD guys. Omega alam pala. Ayun, nagkamali tayo guys. Di na nabanggit natin SGD. Ito lang galing sa Omega. And si Heat. So si Heat guys, isang bully na tank. Tapos consistent player din kasama ni Haze. Siguro na seminar to ni Haze. Depe, guys, solid talaga mag-tank si Heat. Talagang ito yung tinatawag sa kanya, Mr. Fundamentals. Yan si Heat. And malalaman nyo naman guys sa play nila. Sa stats din ng play na ito ni Heat na yung Joehead niya. Diyan nagsimula talaga yung Joehead. Kaya ang daming gumagamit ng Joehead ngayon dahil kay Heat. Hindi, kasi may mga nagsabi kay Chucks na daw. Guys, una-una pa lang ng season. Last season pa lang. Si Heat naka-Joehead na yun. Pambuset talaga. Meta na talaga nila yung Joehead. Kaya nga sabi ko sa previews, kung pagkalabi niya sa Omega, ban nyo si Joehead. Kasi yun yung favorite hero nila. So, kapang-kapang nila. So, top 2. Baka may mga nagsasabi rin na ano. Bakit top 2 si ano? Ito. Dapat top 1 yan kasi champion yan. Mag-based ulit tayo, guys, sa stats ng player na to. Ang top 2 natin, guys, si Rafael siya. And guys, si Rafael siya kasi. And si Kufra. Yung Kufra, ano niya? Championship Kufra niya. Si Rafael siya, guys. Team gameplay kasi yung ano nila. Yung Aura PH. So, si Rafael siya talaga. Fit na fit sa Aura PH. Solid din mag-tank to, guys. Pwede rin siya maging top 1. Pwede rin siya maging top 2. Itong dalawang to. Pwede, nasa inyo na yan guys kasi ito guys, sa akin opinion naman to, tapos nanghingi ako ng tulong sa mga natin sa mga casters, tapos sa analyst, naghingi rin ng tulong kasi mas gusto ko kasi guys mas malinaw yung ano yung stats na nalalabas. So ayan, ang top 1 tank natin guys, walang iba galing sa Bren Esports, si Lasty. Maraming tinatanong bakit si Lasty, bakit hindi si Rafael. Si Lasty guys, since nandun pa tayo sa SEA Games nila, sa gold medalist nila, hindi rin tayo nag-base dun. Kasi itong season na to ah, itong stat na to is based on this season. Hindi to last season, hindi to last season, this season. So, si Lasty ang top 1 tank dahil nga sa pagtatank niya, sa hero pool niya, lahat atang ng tank kaya niyang gamitin. Tapos nagagamit niya na maayos. More on si Lasty, consistent player din. Katulad ni Haze. So kung si Haze galing sa Bren Esports, napalitan nila si Haze, nakakuha sila na tank na katulad ni Haze, si Lasty. So kung magtatank pa rin si Haze, siguro lagi ko siya sa top 1 din eh. Kung magtatank pa rin siya. Pero ayun nga, si Haze ay nagsusupport. Tapos Heat is main tank nila sa Omega. So ayun lang guys, sana... Meron din kayo opinion. Comment nyo lang dyan sa baba kung ano opinion. Kasi may sari-sari tayong opinion. So, ulitin ko guys. Itong top 8 tanks na to is nakapasok sa playoffs. Ito yung sinabi kong sa playoffs lang nakapasok. Tapos yung stats nila is based on this regular season. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa mga sumuporta. Ayan, iyan na natin yan. Ulitin natin. Top 1 is Lasty. Top 2 is Rafflesia. Tapos top 3 si Heat. Tapos top 4 si Chakno. Top 5 si Yawe. Tapos si Eson, top 6, tapos top 7 is Bensanity. Tapos top 8 si Jay ng Onyx Page. So ayun lang guys, maraming salamat sa inyo. And thank you sa mga sumusuporta. Comment kayo below kung anong gusto nyong content or anong gusto nyong pang malaman on the Beast.